dapat ilayo na lang talaga for next play Evos. At ngayon, makikita natin ang Melissa against a Claude. Isa sa mga nakikita na nating matchup sa matagalan, pero kung tututukan naman natin ang gold lane, kadalasan ay kailangan din nating panoorin ang mga roamers dahil sila ang nagdedictate ng pace. Game 1 between TNC and Next Play Evos. Sino kaya ang unang makakascore dito? King Kong finally embracing the role of a tank jungler. Ito nga ang kanilang gagamitin this time around, and maganda yung matchup na makikita natin kasi yung isa, alam nating medyo tanky na jungler din yung Pakito, pero alam mong mas may damage to compared to an Akai. So ang ganda isipin na magtatapat sila sa mga Turtle Dance, Lord Dance, and hindi natin alam kung sino lalamang. Parang advantage lang talaga ng isang Akai dito is tulak palayo using the heavy spin. Oh, para malayo na talaga agad yung mga players. And ang pinaka pwedeng gawin dito ng TNC is to capitalize on the Shadow Stampede or yung mga Shadow Strike rather from Valentina para mahirapan na agad. And yes, deep beautiful for TNC. Dahil sila din ang gumamit ng mga kakaibang heroes na hindi natin ina-expect. So, expected that they are to perform in a way dahil ito yung mga usual heroes, comfort picks for them. Lalong-lala na doon sa may XP lane. Pero parang love-hate relationship with Benedetta and Gloom. Matagal mo pa talagang makikita yung bugbuga nila. Kumbaga magsasakitan yan pero biglang mag-iiwasan. Uh-huh. Tapos biglang magkikita ulit. Tapos sunod na pagkikita nila, siguro pangalawa o unang turtle na. And that is just the nature of the matchup sa XP lane. Kaya kadalasan ang kailangan nating panoorin talaga dito ay yung roamers natin pati junglers, kasi mukhang nagpa-farm lane din lang dito sa may bandang baba, pero ang daming sinalo ni Innocent doon. Grabe si Innocent. Hindi bumalik sa BMI kahit na nakaabang na. Boyet DR, nagpredict siya na babalik sa BMI itong si Innocent, pero parang nagbasaan lang sila ng galaw. Parang ganun lang yung ginawa, pero si Innocent pumapalag pa rin. Uy, kahit sobrang bawas na. Ang tapang naman ni Innocent, pero nakuha pa rin niya ang gold. Pero sisimulan na ng Next Play Evos ang turtle na to, kasabayan ng TNC. Split-split mula kay Ding at mukhang si King Kong ang target niya. Escalera dito, nakuha na nga yung Divine Judgment. Pero mukhang mahatak naman ni Ding DR yung isa. Pero naghatakan! Ang dami naman nalang hinatak! Oh! Pa rin. Pero nakuha pa rin ni King Kong yung turtle. Nasa bunutan siya ni Ding, pero hindi naman naging enough para hatakin pabalik doon sa kanyang mga teammates. Inikutan tas ni Retri. Ganun pala ang galaw pag sinapian ka ni Gloo. Oh, mahirap talaga kapag ka nagsimula na yung trumpo din. But nice retribution by the way for King Kong. Hindi in-expect na Next Play Evos regardless kung ang ganda na kanilang pag-zone out doon against TNC. So lumalaman ngayon ng TNC in terms of gold. And we just have to explain yung nangyari doon sa may gold lane. So medyo lalamang talaga si Doming DR in terms of range and DPS as compared to Innocent. Pero for Innocent, ang nagandahan dito is naki-clear pa rin niya yung minion wave. More on plateau gaming na lang sila mag-iiba. At nakikita nga natin na si Doming ginagamit din niya yung inspire niya. Pag nakakita siya ng angulo na wala ng BMI, talagang babanatan niya ng malala dito si Innocent. Pero alam din ni Innocent na ang win condition, katulad na lamang ng Claude, ay talagang makapag-double lane, makapag-farm bago pumalag. And so far, mukhang iikot ang TNC dito sa bandang baba para bigyan ng konting spasyo si Innocent. Ang tanong na lamang ay parang mo alam din ata ng Next Play Evos. Nakita din kasi nandun din si Brusco DR, so hindi natin expect, not unless merong counter-engage from a Next Play Evos. Uy! Pendings! Oy! Hindi nila naramdaman kasi hindi naman bumagal kagad yung kanilang paglakad, pero King Kong dito nakaipit na ng isa, pero may feather dance strike naman nasagot yung kabila. Pendings dito medyo mawas, pero free hit lang mula kay Doming DR. Andito na yung sapak, pero may hit naman mula kay Goyong. So Next Play will take the kill onto Pendings. Mataas sa 1-for-1 trade. Innocent naman dito ang bibigyan lang ng pressure. Nakakakuha nga talaga ng extra gold itong si Doming. At iyan na nga ang kalamangan nila sa range, pero delikado din si Goyong dito sa bandang mid lane. Boyet going for Escalera. Isang sapak na lang sana. Nabitin pa! Nabitin at siya ang naging casualty mula dito sa NXPE. TNC, ang ganda ng sagot nila. Grabe yung escape ni Escalera doon sa totoo lang. Pero dahil doon nakuha si Boyet DR, meron din nga purple buff. So pwedeng gawin dito ng TNC ay bilisan nila agad yung pagkuha dito sa turtle objective para mag-continue na sila on other or rotating on other lanes ng Next Play Evo. So nice kill for them. Nakakuha din sila ng turtle. Although kung titingnan natin in terms of gold, hindi talaga ganun kalaki ang kalamangan ng ating mga teams. Pero very evident na yung range with the eyes on you
for Domeng DR earlier. So kailangan pag nakapag-set up na yung TNC, alis na sila agad. At yung TNC ngayon ay talagang nakikita natin na sinusubukan nilang kontrolin ang early game. And so far, gumagana yon. At mukhang meron na agad silang rotation kung saan ilalagay nila ang Claude doon sa taas. At sa baba naman, yung Benedetta, parang kakaiba yun. Parang idea dito ng TNC is since naka-average, pero magkapalit lang din naman. So kailangan lang dito mag-apok, pero dahil wala na ng outer turret energy shield, why not lipat muna alit para later on pagdating sa team fight kasama si Innocent. Oh, pero mukhang delikado ata ang pwesto niya dito. Apat na miyembro! Binate out lang. Grabe si Innocent. Grabe. Sa totoo lang, kahit na basag yung tori niya, ang ganda ng ikot ng next play Evos, kabisadong-kabisado niya yung ikot ng next play Evos na yung timing niya pag mag-iiwan siya ng BMI, nakaka-escape siya. And mapapansin mo yun kasi never pa siyang nakikill ng next play Evos kahit na siya yung laging binibigyan ng pansin. Oh, ramdam na ramdam din talaga. So ito yung mga pulsuhan game na sinasabi natin. Pamaya naman pwede tayo makakita ng Pugak Gaming coming in from Innocent kung gantong klase ang kanyang ginagawang rotation. Now this is a slow team pacing para sa mga players natin actually. Parang hindi din sila masyadong nagpo-force for team fight dahil again, heavily relying pagdating doon sa mga setups and even sa kanilang mga marksmen ang kanilang damage. Roy, pero yun lang ay sinabi mo na rin, no, na parang slow game talaga ang ating makikita dito. Maliban na lamang kung may nahila. Kaso nga lang may setup naman dito si Bendix. Ang tahuli niya pa nga dito si Brusco DR. Pero yung kanilang follow-up naman ay hindi na nila itutuloy. Pero si Ding, nagkamali ata ng hinatak. Pero tama kasi makukuha niya yung kill. Ang ganda ng follow-up na ginawa ni Goyong dito. Tsaka ni Brusco, para nga ma-secure si Escalera. Akala natin medyo madidiskrasya siya, pero sakto yung hatak pabalik. Hindi ba parang nasaktan din siya sa Blazing Duet? Oo, ramdam din eh, no? Maganda sana yung Blazing Duet from Innocent, pero kinagandahan dito is aantayin pa yung cooldown ng Divine Judgment, so pwedeng i-contest talaga ng TNC itong Turtle Objective. At ito na nga ang Turtle, kalahati na ang buhay. TNC ang hihila sa likod. Boyet DR, nasa magandang pwesto na rin. Alecto, ginamit na. At mukhang papasukin nga talaga nila dito, pero may tulak naman mula sa kabila. Pero nakuha pa rin ni Boyet yung Turtle kahit hinihipit siya ni King Kong. Wow! Hindi ka na makagalaw, pero makakapindot ka pa rin ng retry. Oo, pindot-pindot lang. And again, eyes on the prize para dito sa ating mga teams. And speaking of eyes on the prize, nakakuha pa ng Tore si Domeng DR doon sa may top lane. So TNC right now, kailangan na habulin ang 1.6k gold ng next play Evos. But for next play Evos kasi maganda yung nagiging rotation nila. Laging nauuna si Goyong DR. At the same time, meron ka pang follow-up damage coming in from Bayot. Boyet DR dito sa ating game. 1-for-1 ang Turtle score, pero mas nakakalamang ang NXP in terms of sieging. May dalawa silang tore na kalamangan against TNC at doon nata natin nakikita ang ating lead mula sa NXPE, 1.7k gold lead, pero nakadalawang pagong naman ang TNC. So in terms of objective control, parang okay naman parehas na team, pero mas marami lang talagang nakokontrol ang next play Evos entering this game. Speaking of makokontrol, makokontrol din na later on, lalong-lalo na pag nakuha na nila yung tore sa may middle lane. So kailangan magkaroon din ng ganun play from TNC. Nako po, nahuli ata siya, pero may go away naman. Brusco DR ang natitira, pero nakuha pa rin nila yung kill. Wow! Grabe naman yung next play Evos doon. Sila na yung kulang, pero si Domeng pa rin ang nakasurvive. Oh my. TNC pa ngayon ang nabaliktad. Sila pa ang nahirapan. Papalagan sila dito ni Ding DR. Kasama naman si Goyo. Mukhang siya ang maiipit. Pero nakuha niya pa rin. Goyong takes the kill. Definitely a win for next play Evos. Naapoyan me, nakalimutan mong hipan. At doon sa may bandang baba, ang dami nang ang kills na na-translate para sa next play doon sa may bandang taas. Pinagsasapak pa doon sa baba yung tore. Ang dami nakuha doon ng next play Evos. Plus sa 1k gold lead for them. At the same time, kitang-kita na natin, very evident yung damage for Domeng DR. So kailangan merong pumunta against this Melissa. Uy. Pero mahirap para sa kanila. Grabe si Domeng dun sa go-away niya. Kala natin, huli na siya. Pero dahil lang sa timing ng paggamit niya ng ultimate, nasasalba niya yung sarili niya. Pero di ba, kung tingnan ninyo, di ba, meron ng go-away for Melissa, nandun na rin yung damage. Kaso, magiging crucial dito, pwede pang kontra for TNC is, kailangan saktong-sakto yung Blazing Duet for Innocent, even Electo Final Blow. Pero ang pinaka-question mo dyan is, gagamitin mo ba alone yung mga skills na yun just to counter out Domeng DR? Pwede, pero kailangan mapalayo yung ibang players ng next play Evos. And it's up to Bendix for that to happen. At biglaan lang nawala! Si Brusco DR dito, nakakuha ng hatak na malupit, pero nakaset up naman si Bendix. Pero wala yung follow-up na inaabangan niya dahil malayo yung kanyang mga kampi. At si Boyet DR po yan dito naman with a sapak! Knockout-strike sa mukha, double kill na siya. Dalawang laban ang nangyayari at the same time, pero lahat yon ipinanalo ng next play Evos.
4 for non-exchange. Tapos na zone out pa ni Ding si King Kong. At mukhang ang unang lord ng laro na to ay mapupunta sa Neon Tigers. A 5K gold lead para sa next play. Sobrang linis na team fight for next play, Evos. Again, meron silang specific target pagdating doon sa mga initiation nila against TNC. So again, napakalaking factor dito nung tsakadal ni Doming DR. Parang yun na mismo yung initiator. At yung initiator pa nila alone ay merong damage. So kung ikaw yung TNC, again, pag sinalubong Martin Ray, may penetrate yung fortress dito na next play, Evos, ang dami mong kailangan na i-consider. Speaking of i-consider, ko-consider din na dyan na meron ng Demon Hunter Sword, Golden Staff, and even the Corrosion Sight. So movement-wise, meron na dito si Doming DR. So ililipat na lang niya ng ililipat yung Eyes on You. But the cool thing here is, for TNC, this is just the first Lord. Madali lang para sa kanilang dumipensa. TNC, mukhang makakadepensa naman sila sa pinakaunang Lord ng next play, Evos. Pero kailangan pa rin nila mag-ingat sa mga gulat plays na pwedeng ibato ng next play, Evos. Dahil katulad na lamang ng unang serye natin, minsan talaga may mga pasabog na bigla ka nalang magugulat. Tapos na pala yung laro. Grabe yung ginagawa ng next play, Evos. Pressure kung pressure, hindi binibigyan ng espasyo yung Phoenix Army na makagalaw dito sa kanilang mapa. Inhibitor turrets na lang natitira at mukhang nakontrol pa ng next play, Evos, yung Lord nila na nakuha. Pagsasabay-sabayin nila ng pasok sa mid lane minions tsaka top lane. So medyo malaking problema to for TNC. Tignan natin kung gaano nga ba kalaki ang problema. Nakuha pa yung isa! Si Jesu dito, tatry niya makatakas with the Electo Final Blow. Successful naman siya. Mukhang makapag-clear naman siya sa may bandang itaas. Yung Lord naman dito, kailangan ng depensa. At napakabilis din naman na makiklear to ng TNC. A beautiful initiation, I mean, from next play, Evos. Pero mas maganda yung naging sagot ng TNC. Good thing dito para sa side ng TNC is that nabuhay din si Jesu nung moment na yon. Kung hindi siguro nakadepensa at hindi nakatakas si Jesu, it could have been a different story. Pero may bawi aside ng TNC lang. Si Escalera bumawi lang. Sabi ni Escalera, kanina ka ba hatak ng hatak? Ikaw naman hatakin ko. Yung Torre naman sa gitna ang nais silang kunin. At mukhang magiging successful sila. Pero nabitin na ba niya? Nakuha naman dito ang nag-iisa na si Ding. Pero mapapakaway naman sila dito. Nagwawala na nga si Jesu. Pero mukhang nahuhuli siya ata dito. BMI, kailangan niya bumalik. At mukhang sakto-sakto lang. At si Goyong dito magagalawan. Napasobra ata si Jesu. Bendix dito. Mukhang i-intercept niya si Goyong. At mukhang nabatukan sa may kaduluduluan. At si Ding na lang dito ang sasayaw. Boyet, madami pang buhay. Matatakasan ba to ni Jesu? Matatawiran niya ba? Inocento the rescue! Jesu, mukhang makakatakas na rin. Boyet, TR, half HP. Hanapin si Inocent. May BMI pa naman in a few seconds. Pero babagsak na rin si Bentix. Boyet, still looking for Inocent. Pero makakapag-BMI palayo. Tapos nga, katkatin lang ni Jesu. May Dalekto na nakancel pa. Double kill para kay Ding. At mukhang 2 for 2 muna ang exchange in NXPE. A 6K gold lead. Balik, 4,000. Dito natin makikita ngayon how crucial it is in terms of decision making sa mga gantong klaseng laban. Napakahabang teamfight para sa ating mga teams, and crowd control is really, really important para sa ating mga players. So there was a time na akala natin lalamang yung side na ng next play, Evos, pero dahil maganda ang paggamit din ng mga brushes dito ng TNC, nagkakaroon ng change targeting para dito sa side ng next play, Evos. So we now have the Lord. Ginamit din yung conceal. There's a divine judgment. Attack pa naman, pero si King Kong nahuli nila. Kaya may heavy spin to pantakas, pero bawas na bawas sa siya. So alam ng next play, Evos, na malabo nang kumontes ang TNC dahil bawas yung jungler nila. Pero mabilis mag-regen to, men. Kaya niya pang humahabol. At si Escalera may hatak dito at mukhang huli niyan lang isa. At si Ding ang kanilang kunterya. Yung Lord hindi pa gaanong bawas, kaya hindi pa mabibigyan. Doming! Pero si Escalera, Doming! Nakakaramdam mula doon sa mga karayom na binipitawa ni Doming. Nagwawala na sinubara. Tapos na-cancel pa ni Boyet. NXPE with 2-3 outplays in one sequence. It all started nung tinry ng TNC na kuhanin or makill si Ding DR. After noon, ang dami na bait ng mga skills at medyo nalayo din ang positioning ng TNC doon sa pag-contest ng Lord. There was a time na parang medyo marereset sana yung Lord, but for next play, Evos, nandun na sila. Eyes on the prize again, at nakita nila doon na hindi na masyado makakapasok agad ang TNC for the contest. So next play, Evos is now at 6.3k gold. Middle lane dadaan ng Lord, wala ding inhibitor turret. Very crucial for TNC in defense nila ngayon. Ang dami ng waves na nag-aabang para sa TNC. Oy, pero nakahuli pa agad. Si Escalera yung pumasok, pero naunahan siya sa Divine Judgment. Kaya naman malaki
malaking problema to para sa TNC, para sa Phoenix Army. Pero yung base naman nila ay humihinga pa. Andito pa rin naman yung depensa. Pero mukhang naghanap na ng butas yung next play EVOS kasi bukas na ang tatlong pintuan. Makakapasok pa ba sila? May minion wave sa gitna. Sasabayan ba nila to? Kulang naman yung Doming. TNC kaya pwede lang ituloy. At andito rin naman si Doming DR free hitting. Ang members of TNC. Pero ipipilit nila pasok. May step back si Ben Things. Pero si Brusco DR naman magiging next target. Boy DR going in for the base lock. Boyet? Ito na talaga yung plano nila. Pero iniipit sila ni Kiko Palayo. Isa yung base, humihiga pa. Kaya pa ba na kamila? Si Dig DR nagbe-base lock. May minions yung kamila. Kaya pa ba na, pero hindi. Escalera. Oh my God! Dig DR! Focus lang sa goal!